Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, pag-usapan natin itong Senador Nicky Buloy, Senador Robin Padilla. Sapagkat mga kaibigan, ito ay magbabase tayo dito ho sa gulong ng video na ginanap na Senate hearing diyan sa Senado. Robin Padilla, ginagamit ang Senado sa pagtanggol kay Kibuloy, sa pagtanggol sa ari-arian ni Kibuloy. Nako, maliwanag yan mga kaibigan, na ika nga po'y hindi magandang galawan ng isang senador na binuto ng taong bayan. Subalit, ang pinagsisilbihan ay itong si Kibuloy na isang pugante. Mga kaibigan, yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Dahil sa akin pong palagay, itong ganap na ito ang inatasan ng taong bayan. Ito pong ating bayan, ito po ay inukit ng ating mga bayani sa pamamagitan ng kalayaan. Napakahalaga po nung salitang kalayaan. Sapagkat kung wala yan, para saan nandito tayo? Iyan po yung esensya ng ating komite na public information and mass media. Kaya po, sa matagal na siguro po, nung umpisa pa lamang ng issue nito, ilang beses na po tayo na nag-file ng resolution na mapag-usapan po ito sa komite ko. Dahil sa akin pong palagay, itong ganap na ito ay dapat ay sa komite ko bumagsak ang public information at mass media. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan ng ekspresyon, at kalayaan ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang pinakamataas na batas dito ay ang saligang batas. Hindi po tayo pwedeng kailanman ang mangibabaw sa atin ay yung normal na batas na ginagawa ng mga senador at congressman. Ang pinakamataas na batas na dapat tayo'y nagpupugay ay ang saligang batas. At yan po, malinaw dyan ang sinasabi ng freedom of the press, freedom of religion, and freedom of expression. Ngayon po, ito pong pagkonsultasyon natin, hindi po ito away. Ito po ay consultation, pakikinggan po natin ang bawat isa. Wala po tayong papanigan dahil bilang tayo po ay nasa komite ng public information, ang gusto po natin maintindihan ng taong bayan ang posisyon ng bawat isa. Sapagkat malungkot man po aminin, pero talagang yan po ang nangyayari ngayon. Hindi rin lang po natin makontrol ang mga tinatawag nating na mga trolls, yung mga bayad, ng mga vloggers, na iba't iba na pong impormasyon ang nakakarating sa taong bayan. Hindi po maganda na wala tayong opisyal na pahayag. Hindi po dapat tayo pumapayag na iiwan na lamang natin sa mga vloggers ang isang napakasensitibong bagay, lalo na kapag may kinalaman na po sa kalayaan natin. Hindi po pwede.
kailangan po natin maging responsable tayo. Kaya ito po, itong konsultasyon nito ay marinig po ang bawat isa. Alright, shoutout po sa lahat. Tanako, dito na naman tayo sa Senador Ho Nicky Buloy. Yan pong video na pinanood natin ay ilang araw lang ang nakakaraan. Diyan po sa Senado na sa pamumuno ho, ni Senador Nicky Buloy na si Robin Padilla. Nagsagawa po sila ng hearing. Sabi nga ay konsultasyon tungkol dito sa franchise ng Isiminay. Ang gustong ipunto dito ni Robina Padilla ay bakit sinara ang Isiminay at tutol siya sa pagpapasara. Yan ang huwag na nating pabain at baka tayo'y kulangin sa oras. At dyan nga ho ay maliwanag na ang lahat ng ginagawa niya ay nabanggit niya diyan na kagagawan. Inuutusan siya ng taong bayan sa palagay niya. Sa palagay niya, ang ginagawa niya ay pag-uutos din ng taong bayan. Nako po, matindi. Diba? Pakiusap naman, Robina Padilla. Kung may konsensya ka pa, kung mahal mo ang Republika ng Pilipinas, sana naman ay pag-aralan mo muna ang mga sinasabi mo. Maaring inuutosan ka, Nicky Buloy, at maniniwala sa iyo ang tagasunod, Nicky Buloy. But kaming taong bayan, huwag mong isama diyan sa iyong kalukuhan na pinagagagawa diyan sa Senado. Alam ko nakuha niyo ho ang gusto kong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay. Pansin ninyo po. Ay kita no, nagsagawa ng hearing sa Senado. Inimbitahan ay itong abogado ni Kibuloy, hindi na lang nakita po diyan. Lahat to ng kampi kay Kibuloy ay inimbitahan. Pipira dito sa human rights. Mga kaibigan, walang sustansya. Mga kaibigan, nag-file ng resolusyon para ika nga po'y maimbestigahan muli sa Senado. At ang purpose nga daw niyan ng pag-iimbestiga niya diyan sa Senado tungkol dito sa franchise ng Isiminay ay para maintindihan ng taong bayan. Robin Padilla, ikaw lang ang hindi nakakaintindi diyan. Taong bayan, kami ho ay naiintindihan namin. Kaya huwag mong pag-aksayaan ng oras yan. Wasting time. Sayang lang ang pinapasildo sa iyo ng taong bayan. Karapatan nyo ho. Karapatan bilang isang senador, in fairness naman, na mag-file ng resolusyon kung ano ang dapat imbestigahan diyan sa Senado. Ay dito po ay halatang halata naman na ginagamit mo ang Senado. Ginagamit mo ang taong bayan para ipagtanggol si Kibuloy. Para ipagtanggol ang anumang ari-arian ni Kibuloy. Huwag mong gawin yan. May pag-asa ka pa bilang isang senador na ika nga po ay kung saan ka dapat lulugar. Ang pinagtatanggol mo lang dito ay kapangyari ni Kibuloy. Pinagsisilbihan mo si Kibuloy. Pinagsisilbihan mo ang ari-arian ni Kibuloy. Dapat taong bayan ang pinagsisilbihan mo dito. Ang dapat, ang daming dapat talakayin. Ang daming dapat bigyan ng kakulang pansin diyan sa Senado. Hindi po yung walang sustansya. Nagsasayang lang kayo ng oras diyan sa pinag-uusapan nyo diyan na kayo-kayo lang mga alipuris ni Kibuloy bukod dun sa human rights. Para kayong mga ugag diyan na nagpapalitan ng kuro-kuro konsultasyon ay kayo-kayo sasabihin mong walang kampihan, walang kinakampihan. Ay kami ang nakakaunawat pangita sa galawan mo. Subaybay namin taong bayan ang galawan mo kung gaano ka kumampi kay Kibuloy. Bagkos
sasabihin mo ngayon, wala kang kinakampihan. Niloloko mo ang taong bayan. Ang naniniwala lang sa iyo, Ruben Padilla, ay itong kampo ni Digong, kampo ni Kibuloy, huwag mo kami sama, isama diyan. Huwag mong gamitin ang salitang taong bayan na pinapalagay mo ay inuutosan ka para gawin yan. Hindi. Baka si Kibuloy ang nag-utos sa iyo. Ang daming mga isyo na kapakipakinabang, kapapakinabangan ng taong bayan ang dapat ikangapit talakayin diyan. Like for example, sa issue po ng Catherine Camilon, ito po ay dapat ipagpatuloy ang hearing diyan sa Senado. Isang buhay ang nawawala na ang sangkot ay pulis. Sample pa lang ho yun, mga kaibigan. At marami pang isyo na kapakipakinabang ng maraming taong bayan ang dapat talakayin ho diyan. But first, ang inuuna mo ay para makinabang itong si Kibuloy. At ang iyong ika nga po'y mga alipores na tagasunod ni Kibuloy, yan ang pinagsisilbihan mo eh. Hindi dapat ganyan. Ruben Padilla. Karapatan po namin silipin ka magsalita dahil pinapasildo sa iyo ng taong bayan diyan sa Senado, lalong-lalo na diyan sa ginaganap na hearing. Abala! Gumagastos ang pera nang ika nga po'y galing sa taong bayan. Sana kung naisip mo man lang na yung ginagawa mo ay walang sustansya, iisa ang makikinabang si Kibuloy lang, hindi ang taong bayan. Mas mabuti pa yung ginagastos sa hearing na yan at pinapasildo sa iyo sa araw na ginanap ng hearing na yan ay binili ng electric pan para ibigay sa mga school. Dahil maraming bata ho, dahil sa init ho, yung iba nga hapdi na lang, iisa ho ang electric pan sa lawak ng paaralan. Hindi ho napapansin, hindi nabibigyan ng pansin ng mga kinaukula, laro na ang DepEd. Kung sinong sekretary dito? Sara Duterte daw. Yan example pa po, mga isang example na dapat wag nating gawin, alipustain, pababain ang ika nga po ang pagtingin ng mamamayan sa Senado. Bumababa ho ang tingin ng Senado dahil sa pinagagagawa ho ni Ruben Padilla. Muli kong uulitin sa akin ho, pasensya na ho. Hindi ho maganda ang ginagawa ni Ruben Padilla diyan ho sa Senado. Marami na pong mga dahilan. Pansariling interes at hindi po kapakanan ng taong bayan ang ginagawa niya. Patulad po nitong hearing na ito, isa na rin pong mga dahilan. Kapakanan ni Kibuloy para may pagtanggol ang kanyang ika nga po'y mga ari-arian. Kapakanan ni Kibuloy para na siya ganun po bigyan at pabanguhin ang gusto, baliktad rin pa ang pangyayari. Tama ba yan? Kaugalian ba ng isang senador yan na ang pinagtatanggol mo ay isang pugante patumpatong na warrant of arrest dito sa Republika ng Pilipinas, may warrant of arrest at wanted yan sa Amerika? Dapat naman kapakanan ng taong bayan ho dito, hindi ni Kibuloy ang ginagawa mo bilang senador Ruben Padilla. Huwag mong gamitin ang taong bayan dito sa iyong mga isyo na ika nga po ipagtanggol kay Kibuloy. Kung gusto mong ipagtanggol si Kibuloy, bahala ka, but huwag mong gamitin ang salitang taong bayan. Okay mga kaibigan, marami pa sana dapat natin dito nabigyan ng pansin at pagtatalakay. Nabitin ako eh. Sarap sana magbigay ng public opinion. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Diyan po sa comment section. Kayo po ba ay ika nga po eh, dito sa ginagawa ni Ruben Padilla. Makatarungan po ba ito? Tama ba ang ginagawa niya dito sa kanyang mga galaw na pinakita ko sa video? Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palapakan.